bow break, let it come down, crash. Let the sun fade out to a dark sky. Can't say I'd even notice it was absent. 'Cause I could live by the light in your eyes. Unfold before you what I've strung together. The very first words of a
binigyan ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat-ulang sa badal ng pagkariyong ito. Inaamin ko sa mga pangyayari. Abalang niyo ang ating magandang sa mga ito. Sa pinag-urutuan, may generasyon at may kasawalan ng pagkakas. Amen. Kumubo ko ang pagkakas. Kanyang katawan at siyang katapagligtas nito. Kung paano nasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga lalaki. Ibigin ninyo ang inyong asawa mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili ng ang kanyang mamatinga at magsasama sila ng kanyang asawa. At ang kapo sa Diyos. Mapagal hindi siya magkulang sa anong kailangan. Ang buhay, ang siman, ang Panginoon ay usang susundin. Buhay niya ay kulang. Manatili pong nakaupo ang lahat. Ang mga magulang ko at ang ninong at nina ay inagayang tumayo sa tabi ko ng mga pinakasal. Muli-muli kayong nakisalang sa bagat kanyang pagmamahal. Kayo naman yung usang loob ng kayong tulog sa sabay ng ito. Ay pag-ibayin ng Panginoon. Pinili ko ngayon na buong katapatan na niyang ipakayag ang inyong damdamin sa isa't isa. May buhalapan sa inyong loob ang iyong pagmarito upang makisaglilip sila sa iyong pamamahali at paglilipunan ang pagbuhay. Opo. Pagpapalit mo ang iyong pagmarito upang makisaglilip si May na iyong pamamahali at paglilipunan ang pagbuhay. Nakahandabang kayo tumanap sa inyong pananatulad sa sibaba ng sabayan na umaasa ninyong makarating ang mga sumpit na ipagkakalagustunan mo kay kapat upang sila inyong kalapating bilang mabubuting mamamayang Kristiyano. Opo. Sa sabayan, pagkaupin ninyo yung mga palad at ipahayag ninyo yung hindi magtipan ay sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan dinipan kita na maging aking may bahay sa hirap at ginawa sa dusa at ikan. Ikaw lamang ang aking ibigin at aking karulungan ng aking Diyos ngayon ng kanyang sa harap ng Diyos at ang kanyang sambayanan. Hinitipan kita maging aking asawa sa hirap at ginhawa sa lusang ligaya. Ito lamang ang aking pipi at itatangin na rin ang buhay. Kailan kailan na. Ngayon ba lang sa sambahan? Kung puso ba ang pagkalubos sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Nakalang na pagkalikating sa sarili niya ang pananatulan ng buhay ng may kasawa? Nelson, sumasakay ka ba ng mga may bahay sa mayroon natin ito ngayon alisunan sa batas at mga lagutuhin ng ating badal ng sambahan? Kung puso ba ang pagkalubos sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Nakalala ka bang balikagan sa sarili niya ang pagkatutan ng buhay ng iyong asawa? Opo, inamahal namin kayo sa lahat ngayon.
kayong mag-asawa na sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Bukas pa na namin kayong pinanggap at makakaasa kayo sa aming nakikinig at pananalangin. Bilang tagapagpatuloy ng simbahan, pinagtitibay ko binabasbasan ang pagpatuloy ko sa ngayong pinagtiman sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kayo ang ipapasar sa aras at sinisip. Pagsigin ito ay maging nawangin sa Diyos sa iyo sa pag-ibig. Ito ang kalamayang mga kaamalan. Inilulog lang ng Diyos sa pagpapita ng Kristo kasama ng Espiritu Santo. Mga Pasko, walang kagandahan. Kailan may hindi na pagtapas na isuot mo at pakainan ang sinisingay mo na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Carry me away on this day.
We thank you, Lord God, for this day as we witness and celebrate the gift of marriage of Elson and me. Lord, help them put you first in their lives because a cord of treatment quickly broken. Help them to be kind to one another, tender-hearted, loving, compassionate, and courteous. Help me to be submissive to his husband, Elson, and to have a gentle and quiet spirit. Help Elson to love his wife, May, who is the weaker vessel, as Christ loved the church. Help them stop a disagreement before a quarrel starts, and not allow the sun go down with anger in their hearts for each other. Help them to be strong if temptations ever arises, and allow them to keep their marriage bed undefiled. Help them remember that love is patient, love is kind, does not envy, not puffed up, selfless, and never fails. Most of all, help them to remember to pray together and study your word together and be one of a accord. Today, Lord, we claim joy to overflow in their relationship as husband and wife. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son,